guys! So, panibagong araw, panibagong video at bagong kaalaman na naman. So, ngayong araw, meron sa ating nag-message. So, magkakaroon tayo ng mission na delikado ngayong araw na to. So, ano ba yung delikadong mission na yon? So, ngayong araw, may papunta doon sa ating farm kung nasaan yung ating mga alagang aso. Merong gustong magpasampa o magpasta doon sa ating alagang aso na Labrador Retriever, doon sa ating lalaki. So ngayon, yung dadalhing babae is crossbreed siya ng Labrador Retriever at Siberian Husky. Pang-apat na tayong pupuntahan daw nila. So yung problema daw kasi, kaya pang-apat na tayo, may tatlo na siyang unang pinuntahan pa. Yung problema raw hindi daw mabreed. Sa dahilang, sobrang aggressive daw nung babae. Sa tuwing palapit yung lalaki, nagagalit na, sinusubukang kagatin yung lalaki na talagang ayaw siyang magpalapit o ayaw niyang malapitan siya ng kahit sinong asong lalaki. So masyadong aggressive, hindi daw nabibreed kasi yung isa nga daw nakagat pa yung isang aso na lalaki, yung sa pangalawa na lang pinuntahan, yung doon naman sa dalawa, talagang di malapitan kasi kinakagat daw, masyadong agresibo. So ngayon, ano ba yung dapat natin gawin pag merong mga ganitong klase ng aso na agresibo, na in-hit siya, na yung oras o araw na pagpapasyampa niya dapat, hindi siya masampahan ng lalaki dahil sa pagiging agresibo niya. So ngayon, delikado to, nakiusap sa atin. So susubukan natin siyang spatan o shootiran. So kahit agresibo, susubukan natin. So yung problema lang, yung busal ko para sa mga aso, wala na. Dinurog na nung ating alagang aso kasi nahulog, nasira. So wala rin siyang busal. So didiskartehan natin kung ano yung magandang gawin para mapasampahan natin dun sa ating alagang aso. Siyempre, gagawa natin ang paraan kasi kailangan natin ng... So, yun. So, pero ito, alam ko, kaya ko to, madali lang to para sa akin. So, may experience na ako sa ganyan na napaka-agresibong babae na gustong pasampahan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat o pwede nyong gawin para mapaamo o... Kung minsan kasi kahit hindi maganda para sa hayop na yung pipilitin natin na ayaw nila, kaya lang wala tayong magagawa kasi yung may-ari na mismo yung may gusto. So, syempre kailangan nating respeto yung decision rin nila kahit ayaw natin. So, ginagawa lang natin yung trabaho natin. So, walang personalan. So, ngayon, susubukan kong shooteran yung asong agresibo gamit yung ating lalaking aso kasi dun niya gustong pasampahan. So pag hindi kaya na masampahan yon, na shooteran ko na agresibo pa rin siya, so meron akong gagawin na makikita nyo kung paano ko papaamuhin yung aso na hindi na siya magagalit dun sa lalaki. Na kahit lapitan siya nung ating asong lalaki, hindi na magagalit yung babaeng aso. So yun yung makikita nyo mamaya, ituturo ko sa inyo, o makikita nyo na lang kung ano yung talagang dapat nyong gawin. So madali lang to, di nyo kailangan mag-alala. So yun nga, para mamaya, konting ingat kasi agresibo, baka tayo makagat. At mas lalong di dapat makagat yung ating alagang asong lalaki. Kasi mahirap na, baka magka-phobia siya o matakot na siya sa mga babaeng asong nag-hit. So, baka di niya nagustuhin sumampa pa sa mga susunod na aso. So, yung dito, kailangan ng pag-iingat. Kaya yung sinasabi ko, yung pag-shooter, hindi basta-basta. Kailangan ng yung sanay ka, experience. Habang tumatagal, natututo ka na yung parang paunti-unti na hahasa ka o nabibihasa sa kung ano man yung lagi mong ginagawa o pinipilit mong subukang gawin para makuha mo o matutunan mo yung talagang gusto mo. So ngayon, makikita nyo parang isang kaaralan rin to para sa inyo, para hindi kayo masyadong mahirapan kung maka-encounter kayo ng mga ganitong klase ng aso. Alam nyo kung ano yung dapat gawin. So, hindi nyo kailangang pahirapan yung sarili nyo. So, ngayon, susubukan lang natin, pahirapan ko yung sarili ko. Pero, pag di nangyari yung sa unang pinaplano ko, na shooteran ko, dun yung mga iintindihan o makikita yung dapat gawin sa agresibong aso pagdating sa ibang asong lalaki. Kaya yon, pinaubayan na lang natin dun sa lalaki lahat, dun sa lalaking aso. So, siya na bahala
kung anong gagawin niya para mapaamo niya yung babae, makuha niya yung loob ng babae. So, eto yung maganda sa nangyari kanina kasi dito may matututunan kayo. So, pag naka-encounter kayo ng ganong sitwasyon na napaka-aggressive ng babae, ang kailangan nyo lang gawin, itali yung babaeng aggressive at pakawalan nyo lang yung lalaki. So, mapa tao man o hayop, meron tayong tinatawag na yung courtship o yung ligawan na tinatawag. So, hinayaan na natin yung totally wala tayong ginawa na dun. Hinayaan na natin hanggang sa makuha nung lalaking aso natin yung loob ng babaeng aso na di na siya magalit dun sa lalaki. So, hinayaan nating ligawan nung ating lalaking aso yung babae para kumalma, di na magalit, makuha na yung loob. So, iniwan muna natin siya doon ng mga ilang oras kasi may lakad rin ako. Nung pagbalik ko, alas 7 na, tsaka ko, pagdating ko doon, nakita ko sila magkatabi na tulog. So, yung lalaki kasi natin, sanay yun na sinosyoteran o yung iniispatan. So, kaya hindi niya rin talaga sinampan yung babae. Pero magkasundo na silang dalawa. Pagdating ko, hinawakan ko pa yung babae, kahit sa akin di nagalad ka. Siyempre, kahit paano. Natuwa ako at madali na lang yung gagawin nating pagpapasampa dun sa babae. So pagdating ko, pinasampahan na natin kaagad dun sa lalaki. Yun nga, nakaisang subok lang tayo, nangyari na kaagad yung pinakahihintay nila. So yung babae nga pala eh, first time rin. So kung napapansin nyo, may puti dito yung babae na kulay kasi black siya. May puti dito, tapos yung sanguso, kala ko nga matanda na. So yun pala kasi cross nga, yung nakuha niya palang puti dito, saka yung dun sa snout, yung dun sa nguso, eh yung sa Siberian pala kasi cross nga sa Siberian. So yun nga, tapos siguro yun yung isa sa dahilan kung bakit naging agresibo siya kasi first time niya. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya, anong gagawin sa kanya, kasi baka yung isip niya, bakit siya kung saan-saan dinadala ng amo niya. Tapos yun ka, yun yung mga isa sa dahilan o pwede maging dahilan kung bakit nagiging agresibo yung babae. Pero kung minsan meron talaga na yung talagang matapang lang talaga yung babae. Pero most ito talaga kasi kahit anong tapang ng babae pag naglalandi, maghahanap at maghahanap yan ng lalaki. So yung lalaki naman na aso, wala yung ibang ginawa kundi pumatol lang, tumira. So yun na nga, so yun. Thank you sa lahat. So guys, sa mga katanungan nyo, kung ano man yung mga gusto nyo malaman, maintindihan, tungkol sa mga hayop, yung kaya lang natin. So huwag kayong mahiyang mag-comment. So kahit ano, kung gagawa natin ng video, mga katanungan, sasagutin natin yan lahat, palagi. So kung mayroon kayong mga gustong i-request sa kung kahit ibang hayop na wala tayo, so kung meron tayong alam tungkol dun sa hayop na yon, kahit hindi na, wala tayong alagang ganong hayop, gagawan ko ng paraan, hahanapan natin kung saan natin pwedeng makunan ng video, tapos dun natin gagawin yung video para malaman nyo at maintindihan na maayos yung mga gusto nyong malaman pang ba. So hanggang dun lang muna guys, bye bye, salamat.